A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you the easiest way to transfer files from your phone to PC. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. The easiest way to transfer files or pictures from your cell phone to your laptop or Android to your PC, kinakailangan gagamit tayo ng internet. So first, open natin itong sharedrop.io. Okay, open nyo lang po itong link nya gamit nitong link, then automatically papasok kayo rito. So plus lang ho natin, then search nyo lang ho yan, sharedrop.io, Google search, then ito na po siya. Click nyo na po yan and lalabas na po ito. Okay, so ito na po ang SharedRop. Ang SharedRop kasi ay parang AirDrop natin yan. So, mas mapapabilis ang ating transfer ng files or ng ating mga pictures or video from our phone to our PC. So, minimize ko lang ito, then ganyan. So, dito may kita nyo itong AirDrop ko or SharedRop, at dito sa side na ito may kita nyo yung nasa cellphone ko. So, i-coconnect ko muna ang aking cellphone to dito sa aking laptop or sa PC ko. So I'm going to open this and I'm going to launch. Then sa cellphone ko, i-coconnect ko na siya. And wait lang po natin ng konti at ito na. Okay, so and ito na po. Naka-connect na po ang ating cellphone to our PC. So palakihin lang natin para makita nyo, at i-move ko lang dyan, then ito na. So this side is my cellphone. Okay, so this is my cellphone and this side is the AirDrop or SharedRop natin. So first step natin ay i-click natin itong plus sign. So this plus sign is to add natin doon sa, i-coconnect natin itong SharedRop dito sa PC natin. So, i-click natin yan, then lalabas po itong QR code nya. The next step natin, doon sa cellphone, punta tayo or i-scan natin, or kung dapat mayroon kayong QR scanner, and i-scan natin itong ating QR code. Okay, so, i-scan ko lang. I'll click scan sa cellphone ko, then i-click ko na po. Itinapat ko lang doon sa QR code at lumabas na po to. Then, after that, i-click nyo po itong open in web. So, click ko na po siya sa cellphone ko and lumabas na po itong AirDrop. Okay, so, ito na po ang ating AirDrop. Then, i-click nyo lang po itong got it. So, naging dalawa na po dito. Ito yung you, ito yung mysterious lion. Ito yung adventurous lion. Yan yung AirDrop. So, in my cellphone, i-click ko po itong romantic goat. Okay, so i-click ko po yan para magpapadala tayo ng image. Okay, so then next step, i-click ko tong file dahil dyan, yan yung ipapadalhan ko. Then scroll ko lang. So for example, itong image na ito, itong unang image, yan yung ipapadala ko. I-click ko lang po yan at lalabas po ito. Then i-click nyo lang po itong send, and automatic po, lumabas na po dito sa SharedRop natin, then save nyo na lang po siya. Okay, pag na-click na po yun, may pansin nyo dito, nag-download na po siya automatic. Then after that, i-click ko lang po yan, then show folder, at makikita nyo na po, andito na po yung picture na dinownload ko, or shinare ko sa aking PC or tin-transfer ko. Okay, so next, ulitin natin. Magpapadala ako ulit. Click ko lang yung romantic goat sa aking CP. Then, files.
Hanap ako ulit ng picture and i-click ko ito. Then send. And save ko dito sa desktop. Isa pa. Padala ko ulit. Romantic. What if gusto ko multiple? Okay, so for example, itong tatlo na ito, na picture na ito, yan ang ipapadala ko. Or sabihin natin hanggang dito, apat. So I'm going to click ko lang siya, long press, para magkaroon ng check. At nakalagay ng ganyan. Then select, click ko lang select. Then I'll click the send and save dito. Then automatically magsisave siya doon sa desktop natin, ay sa downloads natin. Pag i-open ko yung folder, nandito siya, naka-zip files, kasi apat siya or multiple files. Remember, the more na marami kang ipapadala, the more na marami, oh, medyo tatagal ang ating pag tawag dito, pag transfer, lalo na pag matataas yung ating mga files. Okay, so ganun lang kadali pag transfer ng files natin. Kung mapansin nyo, kinapipaste ko na po siya dyan. I hope you learned something in my tutorial video, and if you like this kind of video tutorials, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon. That's it, mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you, mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.